So let's start. Ito medyo may ginawa kong circuit dito. Yan. So totally kinopya ko lang din to sa mga veterano. Pero okay naman, nubukan ko. So kahit 80 volts kayang-kaya niyan. Hanggang sa bumitaw na lang tong resistor. Inadapt ko siya. Yan. So 10 ohms to. Kung wala kayong ceramic kasi itong isa, resistor 10 watts. Tapos kung wala namang yung capacitor na available, pwede rin to. 1.5 kasi ito eh. 1.7. 2.2 pwede na. Ito resistor din to. 10 ohms to. 5 watts. Ito 2 watts lang to. Pero pwede rin. Ito iinit nyo sa dulo kung sakaling sumobra ka na sa volume. Itong tinitesting natin speaker, 4 ohms siya na 5 watts. Yan. Balik ka lang siya lang lalabas dyan. 19. Ito monitor ko ha. Nakaset tayo ng 50 volts. So ito ang 50 volts. So ito gamit ko amplifier, DIY lang. Ito. So monitor natin ha. Portable na yan eh. Kayang-kaya. Ito ang iinit dyan yung sa dulo, kaya medyo tinaasan ko to 5 watts. Yan lang connection yan. Nakajump yun. Ganyan. Dali lang gayaan. Example lang ng Twitter to. Wala pa akong Twitter. Nakakabit pa si speaker. Ito lang connection yan. No? Para magaya nyo. Ito yung pinaka out para outgaling amplifier. Positive. Dali lang gayahin. Hindi kayo masusunugan ng Twitter. Safety po siya. Safety bolts AC oh. Bali DIY lang naman yung ano. USB pan testing. Easy po yan. Hindi pwedeng DC po yan. Sunog yan. Kayang-kaya niya. Oh. Ito yan, bali 40 volt. 30. Mapalo ng 40. Ito bali, mas maganda to kasi 400 volts na siya. Yung limit. Pero maganda, 100 volts po yan. Portable sa mga palo eh. Ito ang umiinit. Nakano, umakano para. Yan ang sumasalo ng boltahe. Itong, bali, pag sobrang-sobra ka na talaga, yan talaga ang bibigay. Yung pinakadulo. Pwede mo rin lagyan ng bulb to para iilaw na lang siya. Wala kasi tayong bulb indicator, kaya scrap lang muna para ma ano natin. 40 volts to. Ayan tayo. Oh, yan na pa. Nakashare man lang. Support na lang ng vlog. Salamat.